Yo, what's up guys? I'm back kasama TV Travel Update. So ngayon guys, meron na naman tayong bagong i-update na bus. At naglabas na sila ng kanilang info sa social media na meron na silang biyahe. So ayun guys, bago tayo magsimula sa update ay meron pala akong nabasa rito na magandang comment ng aking mahal na viewers. Papakita ko lang sa inyo. Si ano, sabi ni Roderick Solid, good day sir, maraming salamat po sa mga pagbibigay ninyo ng mga latest information patungkol sa mga biyahe papunta sa mga probinsya magmula Metro Manila. Keep it up, God bless po. Yun. Napakagandang comment mga Lodi, mga aking mga ka-update dyan. Shout out sa'yo, Roderick Solid. Bago tayo magsimula, meron ba tayong isa-shout out na ating mga mahal na viewers? Shoutout nga pala kay Prissy Vlog Official. At saka shoutout din kay Gangster Vlog TV. At meron pala kaming vlogging channel ng aking fiancé na si Priscilin Isplana. Sana po, masubscribe nyo rin ito. Prissy and Greg Vlogs po. Yan, vlogging channel namin yan ng aking fiancé. So ayun guys, bago tayo magsimula sa ating update dito sa bus na to, intro muna tayo. Yo, what's up guys? I'm back. So ngayon guys, sisimula na natin ang update sa bus na ito. Ang i-update pala natin guys na bus, ito ang Piña Francia bus liner. So ayun guys. So sa mga sumasakay ng Piña Francia at mga umuwi ng Bicol at talagang mga pasahero na nito, ito yung update nila sa kanilang biyahe. Itong biyahe nito guys ay puro lang to papuntang Bicol. Puro lang to papuntang Bicol. Kung kayo guys ay galing ng Cubao to Naga, ito guys ang kailangan yung dalhin, isang anti-gin. So yung anti-gin guys, kung kayo magpapa-anti-gin sa terminal mismo, kung kayo magpapa-anti din, kung saan terminal kayo sasakay. About naman guys dun sa pamasahe, Cubao to Naga, ang pamasahe ay 1,200 ang pamasahe. At dito naman sa Cubao to Legazpi, kung kayo ay sasakay ng Cubao Legazpi kayo, ito naman yung pamasahe nila. At ganun din guys yung anti-gin dun din sa Cubao. Ito palang na-update natin ay ang terminal nito ay puro lang sa Cubao, walang sinabi rito sa Pasay, puro lang Cubao to. Pag galing kayo ng Cubao to Legazpi, ang pamasahe po ay 1,500 lang ang pamasahe at 850 rin ang anti-gin. Walang nagbago sa anti-gin. So ayun guys, ito pa, Cubao to Sorsogon naman to. Kung kayo naman ay galing ng Cubao papuntang Sorsogon City, ang pamasahe nyo ay 1,800 ang pamasahe plus 850 na anti-gin. So ayun guys, itong bus na Piña Francia, sa tingin ko ito ay aircon bus. Wala kasi akong nakita ang ordinary bus na walang aircon ng Piña Francia. Lahat ng bus ng Piña Francia na nakita ko ay puro aircon. Base lang yan sa nakita ko kasi taga-Bicol din ako. Lagi ko nakikita. So yun guys, kung about naman sa mga bababaan, hindi po sila nagbababa kung saan. Kasi ang nakalagay dito, all trips are strictly P2P only. So ibig sabihin ng P2P guys,
point to point. Hindi kayo pwede magbaba o magpara sa tabi ng bababa kayo ng naga, bababa kayo ng kamso. Hindi po ganun. Kasi pag naga kayo, umalapit lang kayo sa naga, kailangan naga kayo bababa. Hindi kayo pwede bumaba o magpara sa tabi lang. Kasi pagdating sa terminal ng naga, meron pa kayo pipirmahan o kaya titingnan yung ID ninyo na taga-roon talaga kayo. Ganon din sa gayang Ligaspi. Ligaspi lang kayo bababa. Hindi kayo pwede magpara dyan sa may Bulanggi, Daraga. Hindi. Ligaspi lang talaga. Ganon din naman sa Cubao to Sorsogon City. Ayun guys. Pag ikaw ay halimbawa, taga-Castilla ka, taga-Kumadgad ka, taga-Subuy ka, o saan ka man sa Sorsogon, hindi ka pwede bumaba o magpara. Doon ka mismo sa Sorsogon Terminal ng Piña Francia. Yung kasi ang nakalagay dito sa chat na admin, yun ang sinabi niya sa akin. So ayun guys, ayan makikita nyo dyan yung update sa akin ng admin. Kasi bago ko ina-update yung biyahe, yung mga admin na nag-focus sa mga biyahe nila, pinupunta ko muna o kaya mini-message ko para sigurado na totoo yung pin-post ng isang bus. Kasi hindi ako nag-update ng mga biyahe na hindi ko kompleto aking detalye, kasi ayaw ko na ibablog ko to tapos mali naman. Ayaw ko nang ganun, kasi hindi ako nakakapunta ng mga bus terminal dahil nga may trabaho ako at walanganin din, paulan-ulan dito kasi sa Maynila. So ayun guys, sa mga nakasilip sa video nito, mag-comment lang kayo dyan sa comment section sa baba at kung ipapapit kayong biyahe. Pero guys, ulitin ko, hindi ako mangangako mapupuntahan ko yan, pero ginagawa ko ng paraan para ma-update ito. Kumbaga, yung mga admin ng mga bus na yan, kinukontak ko para makahingi ako ng permiso at makakuha rin ako ng information na ibablog ko. So ayun guys, yung mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Sa sunod na vlog natin ay isa-shoutout. So ayun guys, sana nakatulong ang update natin ito sa Piña Francia Bus. At maraming salamat sa mga nanonood dyan. Sa mga bago pa lang na napadaan dito sa aking channel, Pasamok TV Travel Update. Sana huwag niyong kalimutan subscribe at pindutin ang bell notification para maging updated kayo sa aking bagong update sa biyahe. Guys, disclaimer lang po, ang aking mga pinag-vlog ay hindi ko gawa-gawa. Ito ay base lamang sa mga nakapost ng mga bus. Yung mga bus na may page, yung post nila pag lumalabas sa newsfeed ko, yun din ang inaalam ko at saka kinukunta ko yung admin para makuha ng tamang information. So ayun guys, maraming salamat sa mga nanood. So ayun guys, ako nga pala sa Pasamok TV Travel Update. Salamat sa panonood nyo at mabuhay kayo.